Ang pagiging ultimate survivors daw ng kapwa starstruck alumni na sina Chris Bernal at Yasmin Curdy, hindi lang daw pang reality artista search, kundi pati na rin daw kung paano nila pagtagumpayan ng panatilihing fit ang kanilang pangangatawan. Mula pa noong pagkabata, alam niyo bang never daw naranasang tumaba ni Chris Bernal? I want to help my mom since she has no work already. Small bone talaga ako, so even if I eat a lot, even mag-pig out talaga ako, konting-onti lang talaga yung difference, pero hindi talaga ako tumataba. Hindi kasi gaya ng maraming babae na weight loss ang habol sa pagja-gym, si Chris, weight gain. Hindi nga raw siya madalas sumasabay sa mga cardio exercises, lalo pat nakakapayat ito. Kaya't sa umagang ito, ituturo naman niya kung paano magkalaman o madagdagan ng timbang sa pamamagitan ng iba't ibang toning exercises na nakatutulong sa pag-build ng muscles. Ngayon naman mga kapuso, ipapakita ko sa inyo yung mga exercises and workout na ginagawa ko sa gym para mag-tone yung katawan ko at magkaroon ako ng laman. Unang workout, ang chest fly with single leg raise. Dito kailangan lang humiga sa mat at i-extend ang mga braso to the side habang may hawak na dumbbells. Itaas ang mga braso above the chest at kasabay nito, iangat din ang isang binti. Isabay na rin ang pag-angat ng leeg para ma-work din ang abs. Gawin ito ng 12 ulit. Unang exercise pa lang, full body workout na. Maganda kasi ito para sa chest, abs at legs. Start squats. Knee-high. One. Ang next exercise naman na ituturo ni Chris, military press with high knee. Hawakan ng dumbbells at shoulder level. Mag-squat o ibaluktot ang mga tuhod habang nananatiling straight ang likod. Sa muling pagdiretso ng mga binti, isabay ang pag-angat ng mga braso at iangat din ang kanang tuhod. 4 5 Medyo nakakangawis six, siya. 7 Masakit sa legs. 8 Gawin din ang 12 counts ang exercise na ito na maganda naman para sa shoulders at legs. Nakakataas siya ng energy. At the same time, nararamdaman ko talaga yung muscles ko, nagbo-burn siya. And siguro talagang in time, pag sinipagan mo, makikita mo rin yung results. Third exercise naman ni Chris, ang Renegade Rows. Habang may hawak na dumbbells, i-assume lang ang push-up position. Iangat ang kalimang braso papunta sa dibdib, ibaba at iangat naman ang kanan. Dapat ramdamin mo talaga eh. Saka mas maganda kung nakikita mo yung burn. Dapat tinatahan-dahan mo. Kasi pag di mo nararamdaman, ibig sabihin, walang effect. Ang Renegade Rows maganda naman para sa back at arms. Gawin din ito ng 12 counts. Kaya sa mga talagang nahihirapan mag-gain, nahihirapan talagang mga payat tayo, mga skinny talaga tayo at ang hirap natin magpatawa, ito talaga sinasuggest at re-recommend ko itong exercises na to. Ang hot mama at kapuso natin si Yasmin Curdy, flow riding naman ang kinakareer ngayon. Dati nung teenager ako, mga 15 years old, nagsisurf ako dati, like sa La Union, sa Infanta Quezon. Ang tagal ko na rin pong hindi nakaka-experience ng surfing. At hawik din po sa surfing ko, ang snowboarding. Ito yung intro bago mag-surf talaga sa yung totoong surfing. So, itatry muna po natin ang flowboarding. Itong flowrider, combination siya ng mga board sports such as surfing, wakeboarding, skateboarding, snowboarding. So, mukha siyang skateboard at siyang snowboard. Ang iba niya sa surfing, ang weight pag snowboarding nasa likod, pag sa surfing nasa harap. Madaling lang daw ang unang move na susubukan ni Yasmin, ang tinatawag na bodyboarding, kung saan dadapa lang siya sa board, nakadikit ang mga siko sa katawan, at nakaangat ang dibdib sa mismong board. Go, Yasmin! Mukhang easy-easy lang kay Yasmin ang bodyboarding, ha? Ang huling move na kanyang susubukan, mas challenging, ang stand-up boarding. Yung paa mo,
Sideways, hindi pa gano'n. Hindi diretso. Pag ganyan. Same thing dun sa likod. Mukhang hirap yata itong si Yasmin. Okay na yun. Try lang ng try until you succeed. Pagamat ilang ulit bumagsak si Yasmin, hindi naman daw ito magdudulot ng injury. May padding kasi ang paligid ng flow rider para masiguro ang kaligtasan ng mga sumusubok nito. Hindi lang fun and exciting ang flow riding, kung hindi isang magandang form of exercise din ito. This is a fast and accelerating ride. So medyo nakakapagod siya, so for sure nakaka-burn talaga siya ng calories. Sa huli, naka-stand-up boarding din si Yasmin. Good job! Malakas yung water, so full workout, full body workout. Hanggang likod na nararamdaman ko yung back ko kanina, kahit ni boarding lang. Talagang nawo-work yung mga muscles mo sa likod and sa legs and sa butt. So, ayun. Yun yung parang it's a good exercise for this summer. Habang bakasyon, huwag sayangin ang pagkakataon. Go out and be fit-spired! Magdadagdag o magbabawas man ang timbang, basta ba sa huli, ang mahalaga, maging fit and healthy ka.